Alas 10 ng umaga noong Agosto 9. Pumasok sa convenience store na ito sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, ang isang lalaking naka-face mask at itim na jacket. Diretso siya sa stockroom kung saan sinakal ang nakatalikod na store manager. Una, sinakal niya ma'am sa pamamagitan ng isang noodle. Then after na nagkaroon naman sila ng labanan o pumosyon, then na-tsempuhan ni na pagsasak sa pinto si ng biktima. Ilang beses inundayan ng saksak ang biktima hanggang mapahiga ito sa sahig. Nailak pa ng suspect ang pintuan, saka binalikan ng biktima at paulit-ulit na namang pinagsasaksak kahit na dudulas-dulas na sa dami ng dugo. Pumunta siya sa vault at kinuha ang lahat ng benta ng convenience store na aabot sa 300,000 piso. Hindi na nakita pa sa CCTV, pero sinira at sinunog din umano ng suspect ang computer devices sa stockroom at agad na tumakas sa side access door. Nagawa niya pong humingi ng saklolo. Kaya na nung makahingi po siya ng saklolo, na pinuntahan po nung sumaklolo, pinagtatadyakan yung pinto. Kaya lang po nagawa nung suspect na makatakas. Positibong kinilala ang suspect na dating empleyado ng convenience store, kaya kabisado niya ang vault at iba pang taguan ng pera. Yung trabaho ng pinatay niya ngayon, yun yung dating niyang trabaho. So, pamilyar na pamilyar talaga siya. Dagdag pa ng PMP, dati nang nasangkot sa droga ang suspect. 2021, arrested siya sa drugs ng Kabanatuan City Police Station. Pagkatapos tumakas, marami pang ginawa ang suspect. Nagpagupit siya, di umano, kumuha pa siya ng NBI clearance, and then nagsimba po siya sa St. Nicholas Cathedral bago siya nag-went into hiding. Nagpunta pa umano sa Zambales ang suspect at isinugal ang ninakaw niyang pera. Nahuli ang suspect sa Mandaluyong City pagkalipas ng 3 araw. Nailibing na ang store manager noong Agosto at 13. Hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng biktima. Alam ko lang bakit niya nagawa yun sa kapatid namin. Nakakulong na sa Kabanatuan City Police Station ang suspect na kinasuhan ng robbery with homicide. Gracie Rutao, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.